paghahating gabi nung kami pumunta sa Divisoria para mamili ng gulay para sa mga nabiktima ng pagsabog ng Bulkang Taal. Dito ko unang nakita ang batang kargador na nagngangalang Dave. Napukaw niya ang aking atensyon dahil napakamura pa ng edad niya para pasukin ang ganitong uri ng trabaho. Kargador sa umaga, kargador sa gabi. Sobrang awa ang naramdaman ko sa batang ito kaya hindi ko sinayang ang pagkakataon para makausap siya. At lalong bumigat ang damdamin ko nung marinig ko ang kanyang kwento. Isang taon na ang nakalilipas mula noong una naming pagkikita ni Dave. At masasabi kong napakasarap sa pakiramdam na ang batang nooy inalipin ng kahirapan, pinagkaitan ang kamusmusan ay isa ng batang masiyahin na punong-puno ng pagmamahal. Ang batang kargador ay malaya na ngayon. Muli nating balikan ang aming pagtatagpo. Subscribe po at suportahan natin ang channel niya. So guys, watch niyo po ang video. Sobra akong naanong po po ang napapit po ang video. Wala po nung nakita ko po sa YouTube ko ay naging ano po ako sa istorya ng mga naging interesado. Inumpisahan ko itong panoorin ng part 1 hanggang sa anong oras ka matatapos yan? Sa lahat na po ng mga vlogs. Alas 10. O sige, hintayin kita na. At hanggang ngayon po, as in, subaybayan ko siya. So, napakasaya ko rin po dahil ngayon napakaayos po ng buhay niya at marami pong nagmamahal sa kanya. Hindi man po taong niya kasama ang tunay niyang mga magulang. Pero well, may mga gaano ka nakatagal ang dito nagtatrabaho, Dave? Ang totoong nagpakita at nagparamdam November. Ng pamamahal sa kanya. Ah, pwede kong magkwento ka? Bakit ka napunta dito, Dave? Tuwa po at nakaka-inspire. Yan ang pupuha ni kay Martin. Doon po ako napunta rito. Ayun lang po. Sino yun si Kang Martin? Nagkampun po sa akin. Paano mo yun naging kilala? Sobra akong nakaiyak. Umpisa pa lang, pinapunta niya po ang video niya na hinihayaya. Pwedeng malaman kung nasan yung mga magulang mo? Sobrang nagurugin ko po kasi may anak din ako. Pwede mong ikwento sa amin kung bakit ka nawalay sa mga magulang mo? Sakit sa puso. Nag-away po sila, pinalayas po ako. Tapos lumayas po ako. Tapos doon pa ako napunta sa Baseco. Oh, okay. So, ang nangyari pala, nag-away yung parents mo, tapos pinalayas ka. Stepfather ko po. Oh, oh my God. Nasaan yung father mo? Naiiyak talaga ako. So, yung kasama pala ng mother mo, stepfather mo lang. Kung naririnig ba ng magulang mo, wala ka bang message sa mama mo? O kaya sa magulang mo? Wala po. Pwede bang malaman kung bakit ka naiiyak? Sige lang, baka may gusto kong sabihin sa mama at papa mo. Wala po ako gusto sabihin sa kanila eh. Pag po niya, so sa murang edad niya, 12 anos. Pwede ko bang malaman kung may mga kapatid ka? Meron. Yung mga kapatid mo kasama ng mga magulang mo? Hindi po, magkakaiwalay kami. Ah, okay. So, pang ilan ka? Panganay po. Yung mga kapatid mo, ibig sabihin pala, mas maano pa sa'yo? Opo. Ano ba yan? Ang sakit sa dibdib ng ano mo. Baka meron kang gustong sabihin, sabihin mo lang. Wala, bang sabihin sa kanila eh. Kung tatanungin kita, baka may wish ka o may gusto. Anong gusto mo? Babuo talaga pamilya.
So, ang wish mo, mabuo yung pamilya nyo. Medyo mahirap yung ano niya. Yung mga kapatid mo, ilang taon ba yung mas bata sa'yo? 9 po. At saka? 10 po. 9 at saka 10. Baka may gusto kang sabihin doon sa kapatid mong 9 and 10. Wala ka bang close doon sa mga kapatid mo? Meron din po. Baka may gusto mong sabihin. Pag-inglaw ko sila palagi. Malapit na ang 3 years anniversary nila ni Tatay Ram. Opo sila eh. Mula akong nagkita sila, hanggang ngayon. Opo. 3 years na sila. Ayan, baka naman pwede mong pakiusapan yung mama mo tsaka papa mo na magkabati na sila. Baka sabihin mo lang, makamalay mo lang, pakinggan ka. So, naabang ko rin po yung life nila. Bata pa po siya, hindi ko po napunayita yung papa ko eh. Napanood po lang lahat ng video ni Tatay Ram. Dave, pwede bang malaman yung kinikita mo kung saan napupunta? Pinapanood yung video. Binibili ko po ng damit. Sobra. Damit at saka chinelas. Pwede bang malaman kung saan ka natutulog dito? Talagang nakaka-insta. Doon ko sa tondo. Bali, yung tinutulogan mo doon, yun yung si... Hindi po, yung iba po yun. Iba pa yung umampun sa'yo, iba pa yung tinutulogan mo? Nagiging malakas ako at lumalaban. Pwede ba akong magpunta doon isang araw para kumustahin yung kasama mo doon? Marami po kasi kami dun. Para buhay matatamda ba yung mga kasama mo o gaya mo lang kaya rin? Mga pinatapos at mas... Safe ka kaya doon? Mas maedad sa kanila. Kaya may nag-aalaga sa'yo doon? Napakaan niya po ako. Kaya pray lang tayo palagi. Pinapagkaliguan po ako. Dahil siya lang naman ang makakabili. Bali yung kinikita mo, Dave. Bali, binibila mo lang ng damit mo, ng pagkain mo. Yun sobra, saan napupunta? Ibigay po niyan lahat sa atin. Hindi man lahat. Sobra, binibili ko po ang pagkain. Ibig sabihin, wala mong sumusobra, wala kang naiipon. Taong gagamitin. Saan mo tinatabi yung, na, yung may sumusobra? Na matulungan tayo at makamit natin. Sa ipon din po, nag-ampon sa akin. Ah, kumbaga, sinishare mo dun sa nag-ampon sa'yo? Pinapatabi. Pwede bang malaman kung magkano yung kinikita mo? Sobra talaga ako. 300 po. Hindi ko alam. Pag napapanood ko to. Ah, so kumikita ka ng 300 a day? Isa pa, Dave. Bago tayo maghiwalay, wala kang wish sa akin, wala kang gustong sabihin sa akin. Meron. Tapos pag wala pa, balikan ko na naman yung mga videos niya. Maraming salamat sa interview niyo po ako. Kita ko pa ulit-ulit na wala kang gusto, gamit o ano man. Bumamaga na yung mata ko kay iya. Kumari, Dave, tanungin kita. May mag-ampon sa'yo. Yata ako may stress kasi kay iya ko. Meron ako nag-ampon sa akin. Sabi mo kanina, ang wish mo lang talaga ay mabuo yung pamilya mo. Isa na lang, kausap mo lang. Baka may konting salita lang na pwede mong ibigay sa mama mo at papa mo. Hindi ka po mawala. Kapatid silang dalawa. Na balang araw magiging successful. Kapatid ko, wain na nila. Kaya ngayon tingnan mo si Dave. Para magsama-sama na kayo, no? Ganda ng buhay niya. Dave, thank you sa pag-atid sa amin, ha? Gusto ko mangarap ka sa buhay mo na hindi habang buhay ay ganyan lang ang trabaho mo, no? Di ba, guys? Lagi ka lang magpipray kay God. Basta gawin mo lang yung tama. At alam ko nandyan si God para sa atin lahat, ha? Nandito ako ngayon para sa'yo. Kung ano yung kaya kong maitulong sa'yo, no? Basta ako, pupuntahan kita dito kung ano yung kaya kong ibigay sa'yo, no? Yun lang naman ang secret dun eh. Maging masipag at maka-Diyos para makamit mo yung mga pangarap mo, no? Opo. So yan, kakatapos lang ni Dave ng mga kasama niyang magbaba po ng gulay. Ilang truck ba yun? Tatlo? O tatlong truck. Kumusta naman? Hindi ka napagod? Parang hindi ka ano, parang hindi ka pinawisan, no? Di ba kahapon tinanong kita na parang kung gusto mong magpa-adapt pero sabi mo ayaw mo? Ako pa lang noon gusto na kitang isama.
Kasi ayaw kong nakikita kita na sa murang edad mo eh, ganyan ang ginagawa mo. Dapat sa'yo nasa school, nasa bahay lang at nag-aaral. So yun po yung labas po ng tirahan po nila Kuya Martin. So ito po yung sala, so kusina, so yung mga kwarto. Sobra talaga ito, akong nakuha. Sobrang proud talaga ako kay Tetra. Kasi CR. Hindi lang si Dave yung kanyang natulungan. Ang dami-dami po niyang natulungan. Si Tatay Freddy na nasa kalye. Kanya natutulog, gulamit arawin. Doon siya natutulog. Doon siya kumakain. Hindi ba mas malala ang amoy nito minsan? Na pero may pamilya naman siya. Tapos so, yan po si Kuya Martin Bobby. At nakausap po kanina, sabi ko nga po eh, kung pwedeng mapuntahan ho sila dito, ma-check po yung tinutuluyan ni Day. At kung pwede ko din po mahingi po yung pahintulat po ni Kuya Martin para po habang hinahanap po yung pamilya po ni Day, eh, sa amin ho muna siya. Sabi naman po ni Kuya Martin, okay daw po sa kanya. Hindi po masusukat ang inyong kabutihan sa bata kasi po kahit po lahat po talaga. Huwag po kayo magalit ha. Bukal talagang po, ganito po yung tirahan niya at talagang tamdam mo. Nice yung siyang kanyang putin at malagay yung sa mga tao. Ano, hindi yung siya mapapahamak. No? Kasi ko ayaw po yung matulad siya sa mga ibang bata, mga pariwara, ganun. At hindi mo rin yung isang pamilya. Lahat ng mga natulungan. Alis na tayo. Okay na kay Kuya Martin. Natatakot ka ba sa akin? Halos siya lahat. Alagaan kaya kita parang tunay na anak doon. At be blessed habang hindi pa natin nakikita yung magulang mo. Mabuti siyang gusto mo sa probinsya sa amin. Mas ano doon, mas malubog doon. Mas marami kang kalaro doon, mga pamangkin ko. At saka kasi bukas din, gusto kitang pa-check up sa UST. Sobra. Sige na. Laki ng itulong na. Laki ng pagbabago. Mapacheck yung likod mo, tsaka yung pilay mo. At sana po yung mga natulungan niya. Alagaan kitang parang hindi iba, parang tunay na anak. Huwag kang mag-alala. Gusto mo akong tawaging tatay, kuya, walang problema. Pansamantala hanggat di pa natin nakikita yung mga magulang mo. At patuloy ano? Na mababago pa ang kanilang mga pamilya. Eh, hindi kita mapipilit. Masakit sa akin na aalis ako na hindi ka kasama. Ayaw mong alagaan mo na kita. Pagbigyan mo naman ako. Hanggat. Ayaw pa sumama. Huwag ka naman umiyak, babe. Umiiyak pa, sobra akong naiiyak ng dito. Parang gusto mong sabihin na, sige na, sumama ka na. Sumama ka na kay Tatay Tekra. Bigyan mo akong pagkakataon na mapadama ko sa iyo yung ano. Ala, nabasa na ng luha yung damit mo. Siguro talagang para sa kay Tatay Ramsey Dave mo ngayon. Dan mahal na mahal siya. Higit pa sa isang anak. At saka ng family manalastas. Lahat pinakita nila yung pagmamahal nila kay Dave. Ngayon si Dave, endorser na ng isang pabango. Tama na. Kanina pa yan. Malalim masyado yan. Ha? Nakawala yung kagapuan mo, oh. Alabag nga ako. Lapit ko eh. Ano ba yan, Dave? Maawa ako sa'yo. Ano na? Masakit sa dibdib. Hindi na kita papilitin, ha? Mag-decide ka na muna, no? Hindi, napapayak na rin ang sa'yo, hindi mo. Sabi ko na ako, kasi... Kaya, ano, mag-decide ka. At least sabi mo, nung gusto mo pa akong makita, eh, may pag-asa pa ako, no? Okay.
po ako sa nagbigay po sa akin ng pagmamahal. So yun guys, sa mga hindi ko pa nakasubscribe sa channel po ni Techram, please like and subscribe po and support po sa channel po. And don't skip po sa ads para po mas marami pa siyang matulog. So yun guys, ito po yung aking video reaction sa buhay ni Tig. Mga kaasap ko kayo, ibubutihan ko po ng pag-aaral. Sana po tulungan niyo po ang pray para po maabot po ang aking pangarap. Yan po ay lagi, mahal ko po kayo. Bye bye guys, I love you po. Pati po pala kay Ate Sweet Mary na channel. Paki-like din po and subscribe and paki-support.